Hello po sa lahat ng mga kabayan po natin dito sa Saudi Arabia and thank you for watching Sony TV on YouTube. At ngayon, iniimbitahan ko po kayo na sumama at manood dito sa ating adventure. So, nandito tayo sa isa sa mga tourist destination at who knows, maybe isa sa magiging number one destination in the world. Ito ang Al Ula, Saudi Arabia! Wow, likod na camera. So, ang kinuha namin tours ay 10 to 12, dalawang oras siya. At nagkakahalaga siya, nagkakahalaga. So, 95 riyal siya. And yung link, i-post ko na lang sa akin description na kasi kailangan nyo mag-umaga dito kasi baka matulungan kayo. Nakalagay sa kanila is 45 minutes before the tour and nandito na kayo sa park na ito kasi ito yung bayan. So, yun. Sige natin, mag-mas na tayo. Assalamu alaikum. Yalahayyo. So pagdating nyo rito, meron silang pagawa. Yes. Gawa. Okay. It's free. Okay, we also buy gawa also and water. Wow. Shukran. Thank you, bro. Meron silang ayan gawa. Tikman na natin ang gawa. So, saan nga ba ito gawa? Ang gawa? Ay, gawa yan, 3 days. Oo. Itaklo ba mo yung day? May hindi tayo ano ko. Ang tapang. A few minutes later. Bali ngayon, nasi-CR na ako. Iihi lang naman ako. Pero yung CR niya mula sa receiving area ay doon. So, meron naman service. Kaya lang nauna na sila papunta doon. Kaya tayo magsosolo na lang papunta doon sa CR. Grabe. Kakaiba tong experience na to. Parang nakaka-amaze na basta iba yung pakiramdam na makarating dito sa loob ng Hegra. And we're so lucky na ma-experience to at makita to. At what more pa yung mamaya, yung talagang ano nila dito, pasabog. Kumbaga. So ito ay mga simpleng rock formation lang at mga civilization ng mga pinamahaya noong mga time na yon. Ito ay part ng Nabatean civilization. Kung aware kayo dun sa Jordan, sa Petra, so isa to sa mga kasama ng civilization na yon dito sa Al Ula, which is part nga ng Saudi Arabia. Anyway, so halika na, CR na tayo. Ayun yung CR. A few minutes later. Ayan, we're so lucky na makasabay ng service po balik doon from the arrest room. Sorry. Parang painting lang lahat. No? Parang sa painting. Tapos in-imagine ko may dragon doon. Ayan, I guess simula na ng ating tours. So, makinig tayo sa ating tour guide kasi baka mamaya may pa-exam. السلام عليكم جميعا اسمي وداد ان شاء الله بالطالي راح اكون انا التور جايد وهذا السي
biyahe. So, isa ito sa famous site dito sa Hegra. Pre-exam naman yun. But also inside Tegra, it's Jabal al-Banar. Jabal al-Banar, mga babae noon, nakahiwalay. So ano to, kuya? Bahay. Bahay nila? No. Bed to? No, bed. Kwarto. The vast majority of these tombs are owned by ladies, so that's why they call this mountain as the girls' mountain. How did we know? So now we know that the owner of this tomb over here is a lady called Kamkama bint Waila and her daughter Kuleyda. They are the owners of this tomb. And by the way, it's not just that since they are the owners, they are the only people who buried inside this tomb. No, it's actually their husbands and their children, the whole family. Mm. So this tomb is owned by an entire family. Yeah. So nung una, akala ko ito yung ano nila, dito sila nakatira, nung hindi pa ako nakakarating dito sa Hegra. Pero sinabi nga ng ating tour guide na itong lugar na pala to is ito yung tomb nila o ito yung resting place nila pag sila ay namatay. At kung tatanungin nyo kung saan sila nakatira, dito raw, sa isang malawak na to, meron silang parang meron pa sila ngayong ginagawang excavation. Sa ngayon meron silang ano diyan, may fence siya kasi ano pa siya, pinag-aaralan pa siya ng mga eksperto.
kailangan natin bumaba dahil Karban?